Julian partner, ang aking kabatak. Yes naman. Namiss ko yung ano, yung mga childhood memories ko. Kasi nung bata ako, mahilig ako maglaro sa kalye. Patintero, MVP ako dyan. Dyan ako nakilala as Amazona dahil nung bata ako, mas lamang ako sa mga kalaro kong lalaki. Ikaw partner, meron ka bang childhood memories dyan? Parang never mo naman ata na experience maglaro sa kalye na nakayapak. Ako, basketball talaga. Doon kasi sa village namin, open yung court. 6 a.m. pa lang, andun na kami tuwing summer, maglalaro. The purity of a child, yun yung pinaka namimiss ko. Alam mo, pag binabalikan natin yung mga childhood memories natin, ito yung mga bagay na bahagi ng buhay natin na nag-mold sa atin kung sino tayo ngayon. Tama ba? Tama ka dyan, partner. Kasi what we go through as a child plays a very, very big part in our future. Kaya naman, napaka-interesting ng special guest natin na yun. I am sure her story will inspire all of us to protect the future of our country, ang mga kabataan. Let's all welcome one of the 50 greatest Filipino athletes of all time, a vocal advocate for the protection of children against violence, and tagged as the Philippine Jiu-Jitsu Queen, ang Lodi, Margarita Maggie Ochoa! Yay! Hello! Welcome! Hello! Maraming salamat! Salamat sa pag-welcome sa akin dito. Maggie, you inspire us so much with your advocacy. Can you tell us more about the Fight to Protect the Children movement? So yung Fight to Protect, isa siyang advocacy na nilalabanan niya ang child sexual violence. Pero dahil ako ay atleta, ang ginagamit niyang paraan para gawin ito ay sports. Dalawa yung approaches namin. Yung isa is, dahil ang sports is something na interesting para sa mga tao, ginagamit niya ito para mag-raise ng awareness sa issue. Dahil mahirap siya pag-usapan. Pero pag ipinaghalo natin yung positivity ng sports, nakakagawa po ng paraan na mas madaling makakonnect sa mga tao. And then yung pangalawa ng mga approach namin dito sa Fight to Protect is yung paggamit ng sport bilang tool para sa restoration ng mga bata na survivors ng child sexual violence. So, sinishare namin ang sport ng jiu-jitsu, which is actually a contact sport na ironically ay naging malaking tulong siya sa mga bata dahil nalalagay sila sa mga sitwasyon na siguro ay mahirap makatakas at tinuturuan namin sila paano tumakas. At hindi lamang namin sila gustong ma-recover, gusto rin namin silang ma-empower. Na-curious lang ako, gusto kong malaman ano yung talagang nag-udyok sa'yo to come up with this idea na gusto ko ng advocacy na ganito. May oras ba kayo? Kwento ko na dito. Sige. So, umpisa tayo at 2015. Yun yung pangalawang beses kong makapunta ng USA para dun sa IBJJF World Championship. And pangalawang beses din na manalo doon sa competition na yun. Ang nasa isip ko is para saan ba lahat ng ito? Siyempre, andyan yung pagmamahal sa bayan, di ba? At lahat ng mga tao na tumulong sa journey mo. Siyempre, hindi lang sa'yo yung panalo, sa kanila din lahat yun. Pero somehow, may kulang, may naramdaman akong kulang. The same year, 2015, November, nagbabrowse ako sa internet. Then may nahanap akong article sa CNN. Tungkol siya dito sa isang babae from the age of 12 to 16 years old sa bansang Mexico. Na-rape siya 43,200 times. At nung nabasa ko yung article na yun, nagulat ako na nangyayari ito sa mga bata ng mundo natin. At gulat na gulat ako, hindi ako makatulog ng ilang gabi. Nag-research ako tungkol sa issue na yun at nakita ko na sa bansa natin, nangyayari din siya. At talagang ang sakit, nadurog yung puso ko sa mga nalaman ko. Sabi ko, anong ginagawa ko sa buhay ko? Pero atleta ako nung mga gawa ko. Parang anong connection ito, di ba? Tapos may nagregalo sa akin ng libro na tungkol sa purpose. Hala, paano nalaman ng tao na to na ito yung tinatanong ko? And then, yung nanay ng dalawang estudyante namin, nakausap ko and parehas yung gusto niyang ipaglaban. Yung nakakabaliw pa doon, yung nanay, ang sabi niya, inaaral ng pamilya niya yung parehong libro sa parehong oras. Tsaka shinare ng pamilya na yun yung gospel sa akin. Tsaka ako nakilala si Kristo, tsaka ako sinurrender yung buhay ko sa Diyos. At matapos nun, unti-unting nagtagpi-tagpi lahat ng mga pangyayari at nakita ko bawat isa sa mga pangyayaring yun may purpose. Dahil ang Diyos ang naglagay ng mga yan dyan. Nilagay niya ako dito
dahil number one, syempre gusto niyang makilala ko siya. Number two, dahil alam niya na meron akong pwedeng gawin kahit maliit na bagay para sa mga batang ito. Yan yung summed up na kwento. Ang daming detalye niyan, pero... We heard na sobrang layo ng narating na nitong movement na to. And we even heard that international organizations are offering to help. Can you tell us more about this? Nag-post ako ng isang video sa Facebook. So, nung Asian Games 2018, in-approach ako ng Director General ng International Federation namin. At sinabi niya na panood niya yung video. At doon niya ako inumpisahang ipakilala sa iba't ibang mga tao na nasa loob ng global sporting community. Kaya simula noon, nagkaroon ng iba't ibang mga pagkakataon na magsalita tungkol dito sa iba't ibang bahagi ng mundo at makaabot din ng mga tao like yung community sa Germany. Nag-initiate sila ng fundraiser para sa Fight to Protect at yung mga pondo na na-raise doon sa Germany. Yun ang nagamit namin para mabilhan ng mga equipment yung dalawang homes na tinuturuan namin. So ngayon, wow. Sakto, dahil pandemic, hindi nakakapunta yung mga bata sa gym. So dahil nabilan sila ng equipment, napagpatuloy pa rin nila ang pag-training nila. Saktong-sakto yung usapang tulong na yan kasi dito sa SIG Network, ito yung tahanan ng atletang Pilipino. At dito sa tahanan na to, tayo ang nagtutulungan. Kaya Maggie, meron ka bang kakilalang group or individual na gusto makatanggap ng tulong? Yes. May dalawa kasi na empleyado sila dati ng gym kung saan ako nagtatrabaho. At alam naman natin na syempre bawal ang contact sports ngayon. Syempre nawalan sila ng trabaho dahil nga yung industriyang ito ay apektado talaga ng pandemya. So yung isa ay siya ang front desk ng dating gym kung saan ako nagtatrabaho. Si Apple, mga liban, at siya po ay buntis ngayon. Ang asawa niya nagtatrabaho sa isang restaurant at nawalan din ng trabaho. Ngayon, manganganak na siya in a few weeks. And syempre, mabigat yun. Kaya sila yung isa sa gusto kong sana'y matulungan. At pangalawa ay siya naman ay maintenance dati ng gym, si Jackie Panungan. Siya naman po ay isang single mother at meron po siyang dalawang anak na sinusuportahan na nasa Cagayan de Oro po. Nais ko rin po sanang matulungan po siya dahil nakahanap naman po siya ng temporary na trabaho pero hindi po ito sapat as simple as pagkain man lang ay nahihirapan po siya. Kaya itong dalawa po, mula ng pandemya, lumalapit na po silang dalawa sa akin. Kaya sana'y gusto ko rin maipaabot sila dito sa SIG Network at kung sino mang nanonood na nais kong tumulong. Maggie, alam mo, ano ka, para kang ginawa ni Lord na instrumento para tumulong sa madaming tao. Kaya nagpapasalamat kami na binahagi mo yung kwento na itong dalawang taong ito na binibigyan mo ng malasakit. Hayaan mo kami sa Sports Heroes na tulungan ka upang matulungan sila. Kaya naman, may inilaan ang Sports Heroes na financial assistance and food packs para makatulong kila Apple and Jacqueline ngayong panahon ng pandemya. Wow! Maraming salamat sa inyo. Malaking bagay po yan. Coach Migi, Coach, maraming salamat po. Hindi ako makapaniwala, Coach, na kami po yung napili mo ni Ate Apple. Ang dami-dami niyo na pong naibigay na tulong sa amin, sa akin po, sa dalawa ko pong anak. At lagi niyo po sinasabi sa akin na, Jackie, mag-pray lang po lagi, andyan si God. Thank you din po kay Sir Alan Peter Cayetano po, na napakalaking tulong po ito sa amin, lalo na po sa aking anak po, na dalawa. Gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Maggie Ochoa. Sobrang thankful po ako na isa ako sa napili niyang beneficiary dito sa SIG Network. Sobrang laking tulong po sa pamilya ko, lalong-lalo na po ngayon, nabuntis po ako. Isa pa po, gusto ko rin pong magpasalamat kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Sir, sobrang thankful po talaga. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo sa amin. Mabuhay po kayo. God bless. And mag-iingat po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa SIG Network na isang initiative ni Representative Alan Peter Cayetano. At salamat
Miss Abby, salamat Sir Julian sa inyong pag-host at sa pagtatanong ng mga tanong na lalo po kaming nakilala at nakapag-share tungkol dito sa advokasya. Maraming salamat sa inyong lahat na nanonood ngayon na nagbigay kayo ng oras para mapakinggan kami. Siguro lahat po tayo ay may pinagdadaanan ngayon na struggle. Bawat isa dyan meron. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ninyo, pero ang alam ko po ay meron tayong Diyos na mabuti. At siya po ang nagko-control sa lahat ng nangyayari sa mundo. Kahit ang nangyayari sa atin, ang feeling natin ay mahirap, masakit, ang Diyos natin ay mabuti at siya ay maraming mga pangako na nailagay sa kanyang salita. Hindi po nawawala ang pag-asa kung sa kanya po tayo nakatingin. Kaya tumingin lang po tayo sa Panginoon, kilalanin natin siya, at pagmaranasan po natin ang pagmamahal niya, doon po tayo magkakaroon ng pag-asa. Maraming salamat, Maggie. Talaga totoo naman, lahat tayo ay may purpose sa buhay. Dapat lang na mahanap natin itong magandang purpose at layunin natin sa buhay upang mas mabuhay tayo ng matiwasay at masagana. Sa mga netizens natin, salamat po at sinaluhan niyo kami muli dito sa isa na namang napaka-inspiring na hapon. And of course, thank you so much, Maggie, for blessing us with your story. Ito pong page natin that is dedicated to our national athletes was made possible through the Office of Representative Alan Peter Cayetano. Kaya ASC, maraming salamat po. Maraming salamat, ASC. Hanggang sa susunod po, please like, follow, and hit the notification bell of our SIG Network Facebook page.